بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw po sa inyong lahat. At hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway binigyan na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tawfiq na tayo nagpapatuloy ng pagsasagawa ng ating mga amalong salih, at naway tanggapin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at mapabilang ito sa ating timbangan sa araw ng paghukom, na makikita natin ang mga gantimpala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, isa na naman po magandang araw sa inyong lahat, at na tayo nagpapasalamat sa Kanya, Allah subhanahu wa ta'ala, dahil patuloy ang Kanyang mga biyaya sa atin, patuloy ang Kanyang tawfiq, ang Kanyang gabay sa atin, kabilang na doon ang ating pag-aaral sa Islam. Inshallah, sa araw na ito, ating ipagpapaliwanag ang mga bagay na napakahalaga na dapat bilang isang Muslim na malaman niya. Kung sa mga naunang araw, ating ipinaliwanag ang shirk, ano ang hukom nito, kung paano ba ito kinatatakutan ng mga anbiya at ng mga sahaba, at ano ang mga pamamaraan ng shirk, shirkul akbar, at inshallah ipagpapatuloy natin ang ating paksa na kabilang sa shirk. Alam naman natin na ang shirk ay dalawang uri, at mayroong nagsasabi rin tatlo, pwede rin ito maging tatlo. Ito yung shirkul akbar, shirkul asgar, sa shirkun khafi. At inshallah, sa araw na ito, ipagpapatuloy natin ang ating nasimulan natin at natapos natin ang pagpapaliwanag na tinatawag na shirkul akbar, at ngayon naman ay ang shirkul asgar at ang shirk al khafi. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang shirkul akbar, alam natin na ito ay ikakalabas ng tao, ng Muslim, sa Islam. Ang shirkul asgar naman ay hindi ito nakakasira ng o nagiging dahilan para siya ay makalabas sa Islam, subalit ito pa rin ay kabilang sa shirk, kabilang sa pinakakarumalduman na kasalanan, at ito pa rin ay matatawag natin na napaka-delikado sapagkat paraan nito ni Iblis para tayo ay makalabas sa Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napaka-halaga po ang pag-aaral ng bagay na ito sa kadahilanan na ang pag-aaral ng shirk al-asghar, kahit hindi man ito nakakalabas ng Islam, hindi man ito naging dahilan para siya makalabas ng Islam, pero paraan pa rin ito para siya ay makalabas sa Islam. Ano nga ba ang tinatawag na shirkun asghar? Ayon sa mga scholar, kullu wasilatin qawliyatin aw fi'liyatin aw iradiyya tusal ila shirk al-akbar. Ibig sabihin, lahat daw ng mga pamaraan, mga daan, mapasalita man o gawa o ano pa man dyan na paraan tungo sa shirk al-asghar. Ibig sabihin, paunti-unti inilalapit ka sa shirk al-akbar. Sa ibang mga scholar, meron pa nagsasabing kullu ma jaa fi nusus bi tasmiyatin
شركا ولم يصل الى حد الشرك الاكبر. لحد daw ng mga ayat, mga verse sa Quran na nagsasabing ito ay shirk, pinangalanan siyang shirk, subalit hindi naman ito nakakarating o nakakaangat, nakakaabot sa puntong shirk al-akbar. Kabilang dito mga kapatid ang tinatawag na ar-riya. Ibig sabihin, yung pakitang pagpapakitang tao. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung nais ng bawat isa sa atin ay makarating sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng matiwasay, na hindi kahiyahiya, nararapat lamang na tayo magsagawa ng ating mga gawaing mga mabubuti at huwag na huwag tayo magtambas sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kahit nikatiting na pagtatambal. Ayun sa sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbabala na kanyang sinabi, من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinuman ang manumpa liban sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na siya ay nakagawa ng kawalan ng pananampalataya at ng shirk. Kabilang ito mga halimbawa sa mga halimbawa ng shirkul asghar. Panunumpa sa mga diyos-diyosan o di kaya sa kahit anumang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga shirkul asghar ay ang ar-riya, pagpapakitang tao, at kabilang sa shirkul asghar ang mga salita na hindi ka nais-nais na tulad ng lawla Allahu ant, kung wala lang ang Allah at ikaw. Halimbawa, sabihin kapag may nangyaring masama sa iyo at mayroong nakapagligtas sa iyo, sasabihin mo sa kanya, kung wala ka lang, o di kaya kung wala ang Allah at saka ikaw, hindi ako maliligtas. So share po yun. Share ko lang ang tawag po doon. Tulad ng ating mga nakasanayan minsan, tayo nadudula sa ating pananalita, kung wala ka lang kapatid, nalunod na ako, o di kaya nadisgrasya na ako, o di kaya namatay na ako. So, ingatan po natin mga kapatid, yan ay nabibilang sa shirk al-asghar. Or, pagsasabi ng mga ilan na masya Allah wa shiat, ito ay kagustuhan ni Allah at kagustuhan mo rin. So mga kapatid, ang mga bagay na ito lahat ay nabibilang sa shirk al-asghar. Ayong ar-riya, pagpapakitang tao, tulad halimbawa ng nagsasala ng mataimtim pero ang kanyang isip, ang kanyang niya ay upang sabihin ng ilan ng mga nakakakita sa kanya na mashallah, napakaganda ang kanyang sala, napakataas ang kanyang binabasa, ang kanyang sujud, ang kanyang ruku. So, para tawagin siya ay tunay na mananampalataya. Nagpapakitang tao. Or sinasamahan ka ng mabuti dahil hindi dahil mahal ka niya sa for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, bagkos iniisip niya na para masabi niya mabuti siya. Or ano pa mang mga intention dyan. So mga kapatid, ingatan po natin ang ating mga sarili na mahulog sa shirkul asghar na ito. Mga kapatid, kabilang din sa tinatawag na shirk al-asghar ay yung shirk al-khafi, yung nakatago na shirk. Khafi, nakatago. Ayon sa hadith, ash-shirku fi hadhihi al-umma akhfa min dabibin namla as-sawda ala sifatin sawda fi dhulmati al-layl. Dahil ang shirk na ito, yung shirk al-khafi, ay mas nakatago
mas sekreto ito, mas hingit na nakatago kaysa doon sa alin, yung ant, yung maliit na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na yan, kapagkat siya daw ay naglalakad sa bato, doon sa pinakailalim ng dagat, doon sa pinaka madilim at gabi, at ito ay panahon ng gabi. So yan, ganun po kadelikado ang shirkun khafi na yan, dahil ito ay hindi hindi na namamalayan ng isang tao na siya pala ay nawawala na sa katuruan ng Islam. Ano ang panangga natin? Ito ay dapat nating mamemorize at sinasabi at tayo'y nagpapakukup sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga dua, kabilang sa mga dua ng Prophet SAW, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'a wa ana a'lam wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam. Wallah, ako'y nagpapakukup sa iyo mula sa pagtatambal sa iyo sa bagay na alam ko, at ako'y humihingi ng kapatawaran sa iyo sa mga kasalanan na hindi ko alam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Huwag kayong kumuha ng mga Diyos-Diyosan o mga pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala na alam niyo ito. Ayon kay sa mga mufassirin, ang tinatawag na al-andad, yung mga pagtangkilik ng Diyos-Diyosan dito, ay ito yung mga ito yun na yung shirkun khafi. Halimbawa, anong mga halimbawa ng shirkun khafi? Wallahi, yung pagsasabing wallahi, wa hayati ka ya fulan. Wa hayati. Ako'y sumusumpa sa Allah. At ng buhay mo o pulan at ang aking buhay. Uli kaya yung ating sa pagkasabi, laulal kalbu hadha la atana lusus. Halimbawa, meron kang niligtas ka ng yung kapatid or meron kang alaga na sinabi natin yung aso, sinabi, sasabi mo, kung wala lang ang aso na ito, napasukan na tayo ng mga magnanakaw. Or kapag ikaw ay maglalakbay, kung wala lang ang captain na ito ng barko na ito, tayo ay nalunod na sa lakas ng hangin. Kung wala ang captain na ito. So parang sinasabi mo siya ang may hawak ng kapalaran, siya ang may hawak ng kakayahan, kaya't kayo na iligtas. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lahat ng mga yan ay nabibilang siya shirkul asghar. Tulad din ng halimbawa ng panunumpa ng mga bagay na liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Prophet SAW, man halafa bi ghayri Allah faqad kafar aw ashrak. Sino man ang magsumpa sa liban sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay mapapabilang sa siya ay nakagawa ng kufr at nakagawa ng shirk. Muli, ito po ang inyong lingkod na si Sheikh Ali Yaqub Yusuf. Hanggang sa muli natin pagkikita. Subhanakallah wa hamdik, ashhadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.